Hello everyone! Nandito na naman si Shara's Vlog. Nagluluto na naman ako ng sarili kong version. Sa mga hindi nga pala nakasubaybay sa akin, nandito na tayo sa Pampanga. Kaya medyo may mga natutunan tayong luto na dati-rati ay hindi na ay luto. Kaya, eto, meron akong recipe na na-invento na mailuto na alam ko na dati, pero mas more siyang pinasarap ko. Okay. Sana all, syempre, mag-isa tayo ng bawang, sibuyas, at yung hiwa ko ay pabilog lamang. Butangan din na, siyempre, ang kamatis. Kaya ang kamatan ng kamatis. Kaya siyempre, usap ko na siya sa ang kalasa. No? Niya, kanang luya. Muna siya ay kung sa Bisaya, sana siya pangwala sa langsi. Kanang mga amoy-amoy, mga sampi-sampi na amoy sa karni. Na siya ang purpose sa ng luya. So, muna siya ang ako ang mga binaunang dito. Kaya, syempre, guys, challenging pala di ay ni ko ano kani na ano kay part sa kay pinanglan about mo palami sa trinito na yeah, syempre pagka na ano na medyo na pagod na yung mga ingredients yung niuna ko mula yung baboy na gigisa ko muna siya para lumambot at magiging mabango siya sa panglasa ng ay panglasa ng ano siya yeah, guys well ganun ko po ano guys syempre magpinto sa sub ko. Yeah guys, muna kung wondering samantalang sa Bohol is 10 minutes. Okay guys, yan na lang na siya guys. Igisanin mo siya and then syempre butangan ako siya o katis. Wala kayo. Ang katis isa is pang palasa o pang pawala siya sa mga so, ganun lang yung ginawa ko, guys. Sana isubaybayan nyo until the end. Kasi, baka meron kayong makuha na tips din. Kasi masarap talaga siya, guys. As in, lalong sumarap yung ginawa ko nung pinaghalo-halo ko yung baboy at saka sweet. Yan, paghalo-haloin lang guys. And then, syempre palambutin ko yan. Dapat ano, kung ganyan pa siya guys, yung baboy na ginigisa, dapat ay timplado na siya, no? Para pagka nalunod mo yung pusik, ano na siya, timplado na siya. Hindi mo na kailangan templahan ko. Kumbaga, ano na lang siya. Tignan nyo na lang pag okay pa yung lasa. Tinimplahan ko siya guys para yung lasa niya ay sumisip dun sa baboy, sa karni ng baboy. Para mas masarap talaga siya. No? Mm-hmm.
lang guys, hayaan ko lang siya na tumambot. Excuse me guys. Sorry kasi medyo meron akong niramdam ngayon dahil sa panahon na rin to. Sa panahon na umiinit tapos biglang umuulan. Yan guys, nakita nyo na kumatas na siya. Nilalagyan ko din siya ng tubig guys para mas magkaroon siya ng kunting tinatawag nitong kunting katas. Kasi tapos ang ginawa ko guys, pinapalambot ko kasi siya, yung pinapalambot ko talaga siya. Kaya nilabas ko yung mantika niya after nun. Saka ko siya nilagyan ng kunting tubig. Yan guys, yan yung nagdala ng ano din dito. Yung yung sili. Yan. Kasi gusto ng partner ko is manghang. Nilagyan ko siya ng siling labuyo at saka sili na pula. Pilip lang po yung guys kung malambot na ba. Siyempre, malambot na. Yeah. Looks like yum. Sorry guys. Sorry talaga. At medyo inuupo ako. Inilagyan ko lang siya ng kunting asin. Then medyo hindi ko naramdaman yung ano. Tsaka konting bitchin lang din. Yun lang guys, yung mga ilagay ko. And then, tagyan ko siya ng ano, para tumalis naman. Kaya, nilagay ko. Ganyan. Pusit. Puti na pusit. Looks like delicious. So, bali guys, ang ingredients ko dyan is patis, salt, konting bitchin, tsaka sugar, brown sugar. Yun, para kasi mag-agawan yung alat tsaka matamis tsaka yung anghang. So, sobrang sarap guys. Sa mga gustong mag-try, try nyo po at talagang super yummy. Masarap siya sa panglasa. Talagang ma-achieve mo yung ano, yung lasa na basta itatansya mo lang yung ano. Sa akin kasi ayaw ko yung masyadong matamis. Kaya, konting sugar lang nilagay ko.
isang kutsara lang. Kaya, guys, so, sana subaybayan nyo until the end. At, talagang mapapa ko kayo sa sarap. Char! Okay, guys. Nga pala, gusto kong magpasalamat sa lahat ng sumuporta sa channel ko, lalong-lalo yung kay Founder, Founder Rose, kay kay Princess, kay Admin, kay Head, Admin Princess, kay Admin Popcorn, kay Admin Wilma, Wilma's Kitchen. Okay, guys. Dito na lang ako. At thank you for watching. Thank you so much for everybody. Okay, guys. Bye-bye. See you in my next vlog.